day, mate. Good day, mate. Good day, mate. Ako nga pala si Thunder, international student dito sa Australia. Tara, samahan niyo ako mag-Starbucks. Nirequest nga pala ng girlfriend ko na mag-daily life daw dito sa Australia para naman daw na ma-monitor niya kung anong pinagagawa ko dito. So ito na nga, punta tayo sa Starbucks, pumili tayo. Yan, nilibre tayo ni ate dyan. So, bagong sahod kasi siya. Tapos nga sinundo ko siya galing sa work niya. So, nagpalibre ako. Nga pala guys, yung Starbucks dito na venti na in-order ko is mocha frapp. Yung kasi yung paborito ko. Tapos, ang price niya is nasa $10.30. So, kung i-convert natin sa Pilipinas, nasa 350 pesos. Medyo mahal din, no? Magkano ba yung venti ngayon sa Pilipinas? Parang natatandaan ko mga nasa 180 yung mocha frapp sa Pilipinas. Pero hindi ko lang alam kung tumaas na yung price ngayon. So, ito na kinuha ko na yung order ko na mocha frapp. Tapos hindi pala nilalagyan dito ng pangalan yung cup. Unlike sa Pilipinas, tinatanong ng mga cashier kung anong ipapangalan. Tapos kung mapapansin nyo, yung mga nagtatrabaho kasi dito, medyo mga bata pa. Ayan, pwede na kasi magtrabaho dito yung mga bata. Mga generous nga pala yung mga nagtatrabaho dito, like tatanungin nila, how are you? Sabi mo naman, I'm good. Tapos nga, nakipag-tsikahan pa sila sa akin, sabi nila, what country are you from daw? Philippines. Tapos sabi pa nung isa kung first time ko daw dito sa Australia. Yeah. How do you like it? It's good. Yeah. Tapos ayun, ang haba ng tsikahan namin, English kasi eh. Tapos syempre hindi naman ako magaling mag-English. Yo, hindi ko na isasama dito sa video kasi baka pagtawanan nyo ako eh. Tapos ayun, nagbabala kasi ako magtrabaho dito sa Starbucks. So tinanong ko sila kung hiring ba sila. And sabi niya, yeah, hiring daw sila. So ayos, kaso yung problema, 24 hours lang yung allowed sa amin na magtrabaho dito as international student. Limitado lang yung oras. Kasi yun yung rules ng immigration ng Australia. So kailangan nating sumunod. Tapos syempre tinanong ko na sila kung hiring sila. Hey, still hiring here? Tapos ayun, sabi nila, possibly, so meaning hiring sila. So ayun, magdala lang daw ako ng resume, tapos check ng manager nila. Pero sa ngayon kasi, maximum na ako ng 24 hours dun sa isa kong trabaho. So siguro, gawin kong next option, if ever, try natin soon. Tapos ayun, nagtsikahan na naman kami dyan. Tapos sabi pa nila, pwede daw naman ako mag full time dun. Kasi ang problema nga, limited lang yung oras ko. Mukhang gusto nila ako makatrabaho ah. Pero siguro, busy din dito sa store na to, na tsempohan ko lang na ako lang talaga yung tao kasi magsasara na kasi. Tapos ayun, paalis na nga ako dyan sa Starbucks at nagpa-video muna ako kay ate ko dito sa car. Alam nyo, para sa akin kasi pag libre yung Starbucks, mas masarap eh. Pero pag ako yung bumili, sarili kong pera, para hindi ako nasasarapan. Kayo ba? Tapos ayun na nga, pauwi na kami. Ang ganda ng view dito guys. Sabi ni ate ko, videoan ko daw yan oh, kasi parang masarap daw mag-drone yan. Ayun, napababa kasi yan. Hindi ko na-videoan yung nasa taas pa kami. Bali, si ate ko nga pala yung nagdadrive dyan kasi tinuturoan ko siyang mag-drive kasi hindi siya nakapasa sa una niyang take. Eh, ako, nakapasa ako. So, ako yung magiging trainer niya. So, galingan mo sa susunod na exam mo ha. Kasi $69.40 yung bayad sa drive test eh. Napakalaking pera din noon sa Pilipinas. Magkano yung pag pinonvert natin? Itong car ko na nga pala yung gagamitin niya sa pag-drive test kasi yung ginamit niya nung nakaraan is automatic. Hindi kasi siya sanay sa automatic. So, masanay siya sa manual. Kasi yung car namin sa Pilipinas, manual. So, yun. Ito muna yung gagamitin niya. So, yan. Tinuturoan ko na siya kung paano yung mga tamang gagawin. Kailangan mong mag-head check. At dito ko na nga pala tatapusin ang video na to, guys. Salamat sa panonood. Mag-iingat kayo palagi. And see you on my next daily vlog. And hope you like this video, or else I'm gonna PM you. Thank you, mate.